Iba't ibang diskarte ang pinapairal ng mga scammer para manloko. Ang iba ay dinadaan niya sa tawag na isang ring lang. Meron ding mas high-tech at gumagamit ng artificial intelligence o AI. Saksi si Marisol Abdurrahman. Kapag nakatanggap ka ng tawag na isang ring lang at mula sa numerong di kilala, mag-ingat sa pag-text at pagsagot. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit na raw yung modus ng mga scammer para malaman kung active ang number mo para maibenta sa mga kliyente. They sell it on the dark web, kung saan merong mga clients na bibili naman yan kasi potential numbers na pwede mong gamitin na potential victims. Ang mga numero pwede raw gamitin sa love scam, investment scam at lahat ng klase ng scam. Pwede na yung tawagan ng mga nagpapanggap na ahente ng mga banko o mga ahensya ng gobyerno para ma-profile ka o mahinga ng impormasyon via voice call sa modus sa kung tawagin ay phishing. Kung tutuusin, hindi na raw bago ang ganitong modus ayon sa PNP-ACG, pero bago raw ang mga taktika ng mga scammer para gawing kapanipaniwala ang kanilang panluloko para makakuha ng mga impormasyon sa kanilang mga biktima. Payo ng ACG, huwag pansinin ang mga dikilalang numero at lalong huwag magbigay ng mga impormasyon. Ang mga nasa likod ng mga ganitong klaseng modus, lalong nagiging high-tech ang paraan ng panluloko. Sa Amerika, nagbabala ang otoridad laban sa anile grandparent scam kung saan may nagpapanggap na apo ng biktima. Saka sasabihan siyang kailangan niya ang pera. Ang gamit ng mga nasa likod ng ganitong scam, voice cloning, na maaari namang magawa sa tulong ng artificial intelligence o AI. Sa Arizona, isang ginang amuntik nang mabiktima umano ng scammer na nagpanggap na hawak umano ang kanyang 15-anyos na anak at humingi ng $1 million na ransom. Kopyang-kopya ang boses ng anak, pati ang kanyang pag-iyak, kaya nung una, hindi nagduda ang ina. Mabuti na lang at nakontak din ng ginang ang kanyang anak na noo'y nasa skiing trip, kaya hindi natuloy ang panluloko. Iniimbestigahan na ng mga otoridad sa Amerika ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pilot run ng food stamp program ng gobyerno na layong magbigay tulong sa pinakamahihirap na Pinoy. Aarangkada na ito sa mga piling lugar sa Hulyo. Saksi si Ivan Mayrina. Hindi maiwasang mag-alala ng inang ito para sa 7 taong gulang na anak at sa kanyang ipinagbubuntis. Sa hirap daw ng kanilang buhay, madalas kulang ang kanilang pagkain. Baka po magkakaroon siya ng sakit, maging sakiting bata dahil sa kakulangan sa sustansya ng pagkain. Mismo ang bagong talagang health secretary, nagulat sa antas ng stunting o pagkabansot dulot ng malnutrisyon sa mga batang hanggang 5 taong gulang. 21.6% kasi o mahigit isa sa bawat 5 sanggol na 23-month-old pababa ang stunted o maliit para sa kanilang edad base sa pinakuling datos ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. 26.7% o mahigit isa sa bawat 4 na batang 5 taong gulang pababa ang ganyan. The effect of malnutrition and stunting, you don't recover it like a wound that heals. It's a permanent, you really need to feed them well during their early life years kasi dun yung growth and development na kailangan nila. Paksa sa lingguhang pulong ng gabinete ang pagpapalawak sa isinusulong na food stamp program ng pamahalaan na ang paunang implementasyon ay aprobado na para sa mga piling lugar sa Hulyo. Bukod sa pinakamahihirap at may tuturing na food poor, masasaklod din ang food stamp program ang mga buntis at mga inang nagpapasuso bilang tugon sa problema ng stunting o pagkabansot na kakabit ng problema ng gutom sa bansa. Gusto ng Pangulo natin is to add that dimension of stunting into the picture kasi irreversible yon. And ulitin ko, this is an investment to human capital. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng top card ang mga benepisyaryo na may katumbas sa 3,000 pisong halaga ng load kada buwan. Pero ang load, hindi pera, kundi halaga ng pagkaing makukuha nila sa mga piling kadiwa market o mga grocery tindahan. Ang mga paninda, kukunin sa mga tanim ng mga lokal na magsasaka para maiwasan na rin ang oversupply at nasasayang ng mga pananim. Halagang katumbas ng 168 million pesos ang pondo para rito na grant mula sa Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency at French Development Agency. DOH ang magmomonitor sa mga benepisyaryo. I want to hit 50% of that is
decreased, para talagang pababa. And then, hindi mo naman mazi-zero yan eh, kasi there will be hard to reach areas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance sa mga apektado ng Bulkang Mayon. Problema naman na ilang evacuee ang supply ng malinis na inuming tubig. Saksila si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balita Bicolanga. Jesse? Pia, pumalo na nga sa mahigit 4,000 pamilya ang inilikas mula sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Albay. Yan ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Bandang alas 7 ng gabi kanina, lutang na lutang sa gitna ng dilim ang nagbabagang lava na inilalabas ng Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, patuloy ang rockfall o pagbagsak ng bato at pyroclastic density current o yung tinatawag sa Bicol na uson. Yan ang magkahalong abo, mainit na bato at volcanic gas na umaagos pababa ng bulkan. 5 araw na ang nakararaan mula nang itaas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at sinimulang ilikas sa mga residente sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Kaya 5 araw na rin sa evacuation center sa Kamaligalbay ang pamilya ni Salve Napire. Para makatipid sa pagkain, ang inaning gulay na lamang ang kanilang niluto. Pero ang problema nila sa ngayon, kakulangan sa supply ng malinis na inuming tubig. Nag-LBM na, nakakasakit na, tsaka yung ano, pag umaga wala kaming tubig dito. Ang iba naman, nilalagnat na dahil sa mainit na panahon at limitadong bentilasyon. Sana matapos na yan para makabalik naman kami doon sa ano, bahay namin para maayos yung tira namin. Kasi dito, sir, pag natutulog kami, dito lang talaga sa lapag. Nagrasyon na ng inuming tubig sa mga evacuation center ang water filtration machine ng NDRRMC. Meron na po tayong instruction na sa ating regional council, Trujillo City, Director Clyde, na to immediately identify this, work closely with the LGU para po ma-address natin kaagad yung mga ito. Umiiral ngayon ang price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa lalawigan. Tiniyak din ng LGU na sapat ang supply ng gulay. Sa palengke sa daraga, marami pang supply ng gulay. Pero tingin ng isang nagtitinda roon, posibleng ito na ang huling batch ng mga lokal na produktong naani sa bayan. Maaga na raw kasing inani ng ilang magsasaka ang kanila mga pananim bago lumikas. Ay, siyempre na, baka may wala na kami titinda na lokal. Lahat ng darating mahal. Ay, siyempre sa iba na kami kukuha din sa Quezon. Para raw hindi malugi ang mga magsasaka, naglaan ang lokal na pamahalaan ng Albay ng 4 million pesos para bilhin ang kanilang ani. Itong mabibili na ng mga gulay at prutas at mga dried fish eggs ay ipamamahagi naman sa mga evacuation center. Sa Barangay Basag naman sa Ligaw, ilang magsasaka ang nagdala ng kanilang ani sa evacuation center na kumukupkup sa 57 pamilya mula sa 6-kilometer danger zone. Ayon naman sa DSWD, pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagbibigay ng cash assistance sa mga pamilyang apektado ng Mayon. Kung mayroon kang anak na maliit na kailangan ng gatas, so and so forth, nag-uusap na rin kami ng local government upon the instruction of the president na baka kailangan sustentohan rin natin o ayudahan natin ang financial assistance. Sa kabila naman ng pangambang dulot ng pag-aalboroto ng bulkan, nagiging sentro ng atensyon ng Mayon para sa mga turista, lalo na tuwing gabi. Pia, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy nga yung rockfall events at lava flow sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa FEVOX, wala pa silang nakikitang parameters o indikasyon na maaari nang itaas sa alert level 4 ang bulkan. Ayon naman sa pamahalang panlalawigan ng Albay at ng DSWD Bicol, walang kakulangan sa supply ng relief goods na ipapamahagi sa mga evacuee. Kasunod yan ang pagdating ng nasa 50 tonelada na relief goods mula sa donasyon sa United Arab Emirates. At yan munang latest mula rito sa Legazpi City, Albay, para sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News. Ako si Jesse Cruzat, ang inyong saksi. 50 pulis ang naharap sa reklamo sa Ombudsman dahil sa umani cover-up sa big-time Shabu Raid noong October 2022. Saksi, si Maki Pulido.
Dalawang police general, apat na police colonel, isang police major at limang police lieutenants ang sinampahan ng reklamong kriminal ng National Police Commission o NAPOCOM sa Office of the Ombudsman. 38 naman ang police non-commissioned officers. Kaugnay ito sa di umano'y cover-up sa 6.7 billion peso Shabu raid Oktubre noong nakaraang taon. Lahat ng akusado maliban sa dalawa nakunan sa CCTV footage ng mismong raid. Noong Abril, isinapubliko ni DILG Secretary Benher Abolos ang CCTV footage kung saan nakunan ang di umano'y pagnakaw ng 42 kilos ng nakumpiskang shabu at ang di umano'y pagpalaya sa isang suspect na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Itong mga episode na ito, hindi ito mapangyayari kung hindi opisyal ang involved dito. Pinakamataas na opisyal na inireklamo si Police Lieutenant General Benjamin Santos na PNP Deputy Chief for Operations noon. At that time, siya yung Deputy Chief for Operations. Kung operations ka, you are supposed to be mindful of all of those situations. Kaya nga, ikaw yung the highest authority. Nothing will happen below kung hindi ito i-authorize. Kasama rin sa inireklamo si Police Brigadier General Narciso Domingo, dating director ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Inireklamo ang mga pulis ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Dangerous Drugs Act, Obstruction of Justice at iba pang kasong kriminal. Inaasahang sa loob ng 2 linggo lalabas naman ang desisyon sa reklamong administratibong isinampa laban sa mga pulis. Ano yung administrative proceedings? Ibig sabihin, sila ba'y madidismiss sa serbisyo, sila ba'y masisuspende, sila ba'y marereprimand, o ito'y madidismiss yung kaso mismo. Ito ay iba doon sa naisampang ng criminal cases doon sa Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag na ipinadala ni Domingo sa GMA News Online, sinabi nito na welcome development ang paghahain ng kaso, pagkakataon daw ito para depensahan ang kanyang sarili. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng ilan pang nireklamo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Ipinakilala na po ang 4 na bagong weather presenters na mas pinalakas na GMA Integrated News Weather Center. At kabilang po sa kanila, ang makakasama natin dito sa Saksi. Saksi, si Mav Gonzalez. Mula umaga hanggang gabi, makakasama na ang mga bagong tagapaghatid ng balitang panahon mula sa mas pinalakas na GMA Integrated News Weather Center. Maureen Shrivers. Ipinakilala kanina sina Maureen Shrivers, Katrina Son, Amor La Rosa, at Andrew Pergiera bilang bagong weather presenters. With weather news being an integral part of our daily lives, GMA Network continues to put premium on our weather news reports and coverage, encouraging innovations amid the ever-changing broadcast media landscape. Kanina nagkaroon ng contract signing ang apat. Kasama si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Integrated News, Synergy and Regional TV Oliver Amoroso, Vice President and Deputy Head for Programs and Specials Michelle Seva, Consultant Grace De La Peña Reyes, GMA Public Affairs First VP Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo at iba pang opisyal ng GMA Network. This is one of our milestones for this year kasi nakikita natin yung importansya ng weather, lalo na ngayong may mga global warming, paiba-iba na talaga. Meron ng mga bagong teknolohiya na ia-apply tayo dito for us to be able to bring more accurate weather news to all our kababayans. Mula sa magkakaibang larangan ang mga bagong weather presenter, si Andrew Porquera, na makakasama tuwing umaga sa unang hirit mula sa mundo ng sports at showbiz. Isa namang veteranong weather producer at dati ring weather presenter si Amor La Rosa, na maghahatid ng weather forecast para sa State of the Nation at Saksi. Malaking bagay na marunong kang sumulat and alam mo kung ano yung sinusulat mo kasi minsan, lalo na kapag live, diba, hindi natin may iwasan, merong mga pagkakataon na magkakaroon ng yes glitch or merong iniinaasang mangyayari. Kahit pa paano, ready ako kung ano man yung
kung ano yung magiging laman ng report ko. Mahigit isang dekada namang reporter at veterano ng mga bagyo coverage, si GMA Integrated News Senior Reporter Katrina Son, na makakasalo natin sa Balitang Hali. At ang maghahatid ng weather news gabi-gabi sa 24 oras, walang iba kundi ang sparkle artist at national athlete na si Maureen Shrivers. Dumaan sa masusing training sa PAGASA ang apat na weather presenter at katuwang ang datos at impormasyon ng PAGASA, pati ang makabagong teknolohiya ng Metro Weather Graphic System, mapapanood na sila sa kani-kanilang newscast simula sa susunod na linggo. Sa weather ng Manila, no, or Metro Manila or Luzon, we're also looking at the other areas kasama na dyan ang Visayas and Mindanao. So through our national newscast and our regional newscast, mas napaparating natin, no, ang pinakabagong balita. With the four news weather presenter natin, eh, mas mapaparating pa natin, no, sa lahat, hindi lang sa older demographics, pati sa young demographics ang kahalagahan ng weather reports. Bagong mga mukha, pero parehong mapagkakatiwala ang pagbabalita ang aasahan mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan ang anumang panahon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Maswerteng Voltas 5 fan ang Kapuso comedy genius na si Michael V. May special kasi siyang role sa live-action series na Voltas 5 Legacy. Hello everyone! My name is Octo One. Nireveal ni Bitoy kagabi na siya ang boses sa likod ng robot na si Octo One, ika-anim na miyembro ng Voltas team. Isang red octopus robot ito na dinevelop ni Little John. Ay kay Bitoy, achievement unlock ito para sa kanya. Sabi pa ni Bitoy, dapat abangan ang adventures nila ng bestie na si Little John. Bukas daw si Judy Ann Santos na magtrabaho sa Kapuso Network. Sinabi niya yan sa ika-100 episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Oh yeah. Yeah, because ikagaya na sinabi ko kanina to Boy, I've always had good relationship with Jimmy 7. I mean, pero limited series lang daw muna ang kanyang gustong gawin dahil prioridad pa rin niya ang kanyang pamilya. Ikwento rin ni Juday ang mga punto sa kanyang buhay at career kung saan nawalan siya ng gana at minsan ding nagrebelde. Pero wala naman daw siyang pagsisisi sa mga naging desisyon sa buhay at importante ang mga nakuwang aral sa pagkakamali. Nag-emotional din siya nang humingi ng paumanhin sa kanyang ina. Happy Fiesta Army! Isang dekadang career ng global superstars na BTS ang pinagdiriwang ngayong araw. Nakijoin sa celebration ang mga sikat na landmark sa capital ng South Korea. Ating saksihan! Mula sa Banpo Bridge at World Cup Bridge sa Han River, hanggang sa 6th tallest building in the world, sa sikat na pasyalan na Namsan Tower, at iba pang pasyalan at istruktura sa Seoul, South Korea, na kulay purple, para sa 10th anniversary celebration ng global superstars na BTS. Ang ilang ARMY dumayo pa mula sa ibang bansa para puntahan ang ilang lugar na konektado sa grupo, gaya nitong restaurant na kinainan dati ng BTS noong trainees pa sila. So we have 28 participants in all. So we have one tour bus that's taking us all around Korea to see all BTS sites. Dito sa Pilipinas, bonafide din ang malaking globo sa isang mall ngayong gabi. Ang BTS members kanya-kanyang post ng mensahe para sa fans. Sa letter ng leader na si RM, sinabi niyang let's live together well for the next 10 years too. May pa-throwback videos at mensaheng Bora Hey o I Purple You si V. Pasalamat mula kay Suga, ARMY Forever, Bangtan Forever mula kay Jimin. May greetings din with matching purple heart drawing mula kay J-Hope na finufulfill ngayon ang military duty. Ganon din si Jin na may pa-throwback pic kasamang members at message para sa ARMY sa Weverse. Naglabas din ngayong gabi ang BTS na live video performance ng anniversary single nilang Take 2. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. At yan iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan.
Ako po si PR Kanghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.